Si Aileen Lucero naman, National Coordinator ng Eco-Waste Coalition, kasama na rin natin. Para pag-usapan po itong papuri na kanilang iginawad po naman sa Iglesia ni Cristo dito po sa katatapos na Worldwide Walk. At ang sinasabi nga nila, sana lahat ng mag-i-stage ng kahalintulad na event ay katulad po ng inisyatiba na ginawa ng Iglesia ni Cristo na napakaraming dumagsa pero nung umalis, tangay, pati basurang hindi nila dala. Aileen, magandang tanghali. Magandang tanghali, Sir Angelo. At sa lahat na nakikinig ngayong umaga na to. Okay. Nandun ho kayo nung matapos po yung event? Opo. Ang aming basura patrollers ng Eco-Waste Coalition ay talagang nagmamasid mula pa sa CCP hanggang sa Luneta. Kaya talagang umiikot kami at dami namin napansin na talaga namang maayos, gaya ng pagpila na lamang sa mga portalets, talagang lahat naghihintay at walang sasabi natin, nag-urinate sa mga pader, wala kami nakitang ganun. Yung basura, kasi kadalasan pag ganyan maghapon, yung may kumakain, may mga baong pagkain. At kadalasan, yung balot ng pagkain ay naiiwan kung saan sila kumain. Pero sa nakita namin sa walk na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ay talagang wala, binitbit nila lahat yung kanilang mga kalat. Kumpara sa libo-libo kasi, libo-libo yung dumalo, pero ang sinasabi natin lagi, pag napakaraming tao, equals na napakaraming basura. At kabaligtaran yung nakita namin ngayon, libo-libong tao, pero literally, generally talaga, trash-free siya. Ano to, Ma'am Aileen, every time na may event, ang basura patrol ho ninyo nasa mga malaking area like Luneta at sa iba pang bahagi. Kasama ito sa advokasya nyo? Oo, kasama ito. At parte ito dun sa panawagan ng Eco-Waste Coalition for a litter-free Philippines. Isang panawagan din ito for a zero waste na dapat lahat ng mga sineselebra natin, maging ito ay for fun, political, o religious, dapat tayo ay nagsaselebra sa isang earth-friendly way. Yung ating, sinasabi natin, walk the talk eh. Yung ating sinasabi, dapat kinagawa din natin. Yung iba nga, mga makakalikasang event pa kuno, pero pagkatapos ng activity nila eh, tambako yung basurang nagkalat. Pero dito ni hindi kami nakakita ng ano eh, ng mga plastic bottles. Although, ang layo naman talaga ng nilakad din. So, ang ini-expect natin, may mga plastic bottles na nakalat. So, talagang ang Eco-Waste Coalition, kinukomend niya yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Dahil lalo na yung mga kasapi, yung ating mga kapatid, dahil sumunod dun sa mga tagubilin. Alam mo, mahalaga yung maayos sa tagubilin, yung paalala ng mga organizers, at lalo na yung disiplina sa sarili para talagang gawin kung ano yung dapat. Ma'am Aileen, may record ba kayo ng mga nag-stage ng kahalintulad na event? Hindi lang dyan sa Luneta siguro, no? Kundi ibang venue pa sa Metro Manila, na nung pag-alis eh, may ganitong number ng basura. May record ba kayo noon? At kung meron man, sino kaya? Meron ba kayong record holder nang may pinakamaraming iniwang basura? Yung mga kadalasan ang marami tayong nakukuha, nakikitang basura yung after the holiday season, yung diyan sila nagpapakita ng gabi. So tapos meron yung mga padasal din na religious assembly din na na magdamagang ginagawa. Tapos kinabukasan, may mga basura tayong nakikita. Ayun. Magandang paalala to sa kanila that it can be done. Pwedeng mangyari na pagkatapos mong mag-stage sa isang event sa isang particular na area, eh pwedeng maiwan itong malinis, di ba? Kung talagang may concern ka sa kalikasan. Anyway, Aileen, maraming salamat at muli. Maraming salamat din na teka muna. Hindi bumaho ang Manila Bay? Opo, kasi wala naman mga nagsipag-urinate. Wala kami nakita kasi na kadalasan yung mga magdamagang may mga nag
i-urinate o yung umiiyak mga pader. Uh-huh. Pero disiplinado talaga. Pumipila sa mga portalet. At matyaga naghihintay para sa kanilang turn. Hindi yung doon kung saan na lang umiihi. Ayun. So, talagang malaking kabawasan to doon sa mga poproblemahin pa ng ating mga Metro AIDS later on. Aha. Parang dapat itong magsilbing model, ano, Aileen? Sa mga future undertakings. Lalo na record holder na. Oh, dapat siguro dalasan ng Iglesia ni Cristo ang ganitong mga klase mga activities, ano ha? Anyway, Aileen, maraming salamat muli at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisikap na mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Maraming salamat. Maraming salamat at congratulations po sa lahat. Opo, maraming salamat po. Si Aileen Lucero, ang National Coordinator ng Equways Coalition.